Habang sa bahay ni Lola Hart, sinabi niya kay Fred na tinatanggi ang lahat ni Elena. Wala naman siyang perweba kundi na alala lamang niya. Sobrang nagalit ito si Fred nang nalaman niya ang katotohanan at nagwawala pa ito. Gusto niyang puntahan si Elena kaya pinigilan ito ni Lola Hart. Fred, parang awa mo na Fred. Huwag mong kalimutan ang parol mo. Kailangan ka pa ni Eloy, sabi ni Lola Hart. Pamangkin niya si Miriam. Pinagkatiwalaan siya ng asawa ko. Tapos, trinidor niya, sabi ni Fred. Sabi ni Lola Hart, minsan wala sa dugo ang pagiging pamilya. Sabi ni Fred, bakit hindi sinabi sa kanya ni Miriam na sana tinulungan niya ito at hindi niya kailangan lumapit kay Elena. Sabi ni Lola Hart, hindi niya alam. Meron siyang dahilan siguro. Ayaw kanyang madamay. Sabi ni Fred, higit sa isang dekada na ipon ang galit niya kay Hugo, tapos maling tao pala ang kanyang sinisi. Sabi ni Lola Hart, ang importante alam na nila kung sino ang kalaban nila at hindi na sila maloloko ni Elena. Sabi ni Fred, talagang hindi at mabubulok siya sa kulungan sa ginawa niya kay Miriam, sisiguraduhin niya ito. Habang sa presinto, pinag-imbestigahan ito si Red sa kanyang pagbigay ng update sa kinaroonan ni Evangelista. Sabi niya na wala siyang ginawang illegal, ginamit lamang niya ang pagapogi niya. Napatawa lamang sila sa mga sinasabi ni Red nito. Sabi ni Red, kay Boss Chris lamang siya nagtitiwala kasi siyang pinakadabis na private detective na katandem niya. Since you've covered all the technical aspects of the case, Red and I explore the other possible leads, sabi ni Chris. Sabi ni Red, bago pa dumating ang ambulansya para sunduin si Diego, nakalis na si Attorney Evangelista kaya nasundan nila ito. Binabantayan tapos, yun, boom! Sabi ni Cap Rosales, i-file na nila ang kanilang mga testimonies nila Red at Chris. Pinuntahan ni Cap Rosales ang kinaroonan ni Attorney Evangelista at sinabi niya ito na frustrated murder ang sinampa na kaso ni Elena sa kanya at malakas ang ebidensya na laban sa kanya. Sabi ng Attorney Evangelista, all of those suspects noted Captain Rosales. Nagtanong ito si Cap Rosales kay Evangelista kung ano ang kanyang motibo nito. Sabi ni Evangelista na panood na nila ang CCTV footage, narinig din nila kung ano ang kanyang mga sinasabi nito. Sabi ni Cap Rosales, sa lahat ng kanyang inaresto, siya lang pinagtutulakan na maniwala sila sa ebidensya na laban sa kanya. Para saan? Sa tingin ba niya maniniwala sila nito sa kanilang gawang-gawa na pag-aaway nila ni Elena? Ang sinasabi ko lang, alam ko kung ano ang ebidensya ang hawak ninyo at hindi pa ako maamin sa kahit ano, ang sabi ni Evangelista na tumatawa ito. Rom, let me do the talking. Mag-iingat lang kayo sa mga binibintang nyo, Captain. Most of those are speculation, sabi ni Attorney ni Evangelista. Dumating na nga sina Fred at Lola Hart sa presinto. Sinabihan ni Lola Hart si Fred nito na magkulos-dili siya. Tandaan niya nakaparol pa siya at baka mamaya ano pa ang kanyang magawa sa galit niya. Baka makasakit pa siya at anuman at bumalik siya nito sa kulungan. Pero hindi napatinag si Fred at sobrang galit ito na pumasok sa loob ng presinto. Dumating din si Eloy at nagmamadali siyang pumasok sa loob. Hayop ka, ang sabi ni Fred, nasusuntukin na sana niya ito si Attorney Evangelista. Kaya pinigilan nila kaagad ni Lola Hart at Cap Rosales ito. Umamin ka ng totoo, ang galit na sabi ni Fred. Pumasok din ito si Nicholas upang awatin si Fred dahil bawal siyang pumasok sa kinaroonan ni Evangelista. Ano ang gagawin mo? Gusto mo akong saktan? Sige, suntukin mo ako, ang sabi ni Attorney Evangelista na tumatawa ito. Dumating din ito si Eloy upang awatin ang kanyang ama. Tay, si Eloy po ito, tama na. Hindi mo nakita na sinadya niya para magalit ka, para makulong ka ulit? Kung mawawala ka lang sa amin, bibitawan ko na lang lahat na ito, ang sabi ni Eloy. Sabi ni Cap Rosales, sa labas na lamang sila magpalamig. Kumakaway pa ito si Evangelista sa kanila habang nakangiti sabay-sabay. Oh, exciting! Samantala, sa bahay nila Elena, sabi niya, this cannot be happening not now. I'm so close to the end. Dumating din ito si Jill at sinabi niya pumunta siya kaagad dito nung tumawag ito sa kanya. Nagtanong siya nito kung ano ang nangyari. Sabi ni Elena, dumating ito kanina si Hugo at Eloy. Akala niya, it was about what happened in the Horizon Grand. Pero, this seemed to be so fixated to what happened to Hannah. Should we be worried po? Paano kung nalaman nilang totoong nangyari sa anak ni Lolo, sir? Sabi ni Jill. Sabi ni Elena, wala silang mahanap na proof. Don't worry, Hugo will end up with nothing. He'll end up with no one beside him. Marandaman niya ang naramdaman ko nung namatay ang baby ko. But Jill,
You need to go to Hugo House now. Alamin mo ang mga plano ni Eloy. Makibalita ka. Sabi ni Chill, baka kuyugin siya nito doon. Ali knows I'm loyal to you. Everyone does. Kapag pumunta siya doon, they'll know I am up to something. Stupid, matakot ka kung matalo ako. Sabay tayo makukulong, Jill. Don't forget, damay ka dito. If I go down, sabay tayo babagsak. So stop whining and do as I say, Jill. Ang galit na sabi ni Helena. Yumango lamang ang tugon ni Jill. Susunod kaya si Jill sa mga inuutos ni Helena? Yan ang ating abangan ang dalawang linggo ng Tugod to Be True. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!